Samantala, pinayuhan din ni Senador Ronald Bato de la Rosa si Pastor Apollo Quibuloy na harapin na ang kanyang mga kaso. At kauna niyan, makakausap po natin si Senador de la Rosa. Sen, magandang umaga po. Si Ivan ito. Magandang umaga sa iyo, Ivan, at sa ating taga-subaybay. Magandang umaga po sa ating lahat. Senator, kailan kayo huling nagkausap ni Pastor Quibuloy at kumusta siya? Matagal na kami hindi nagkausap, no? Ah, okay. Igan, yung apila ko lang naman sa kanya, yung interview ako, yun lang, ma-advise ko. Pero kung sabihin mo na personally nagkausap kami, matagal na. Matagal kung nung nakabisita po ko sa kanya doon sa kanyang kingdom, doon sa malapit sa airport ng Davao City. Yes. Yun lang kami last na nagkausap, pero lately, wala na talaga. Sen, by so advising Pastor Quibuloy na harapin ang kanyang mga kaso, ibig sabihin po ba nito, wala rin kayong alam sa sinasabing banta sa kanyang buhay? Well, may banta man o wala sa kanyang buhay, batas yan. You cannot hide the long arm of the law. Harapin mo talaga yan. In a way, kung banta ng kanyang buhay ang kinatakutan niya, ready naman siguro yung gobyerno natin na protektahan siya habang nasa kustodiya siya ng gobyerno. Mm-hmm. At sa pagkakaalam po ninyo, ito ho ba'y opinion din ng mga kapwa ninyo, Senador? Or is that the majority opinion of most senators? We're all lawmakers. I presume na ganoon din siguro ang opinion ng aking mga kasamahan. Pero I cannot speak for and in behalf of them, no? Mm-hmm. Mabibigat po yung mga kaso laban kay Pastor Quibuloy. Sa tingin ninyo, nasa posisyon ba siya o tama yung posisyon ni Justice Secretary Remulla na he is in no position na mag-demand ng mga kondisyon sa kanyang pagsuko? Ganun lang naman yun talaga. Sundin lang natin talaga ang batas. Wala man talaga tayong position para mag-demand, no? Mm-hmm. Pag ikaw ay akusado, that's normal. You have to abide by the law. Mm-hmm. At bilang officer of the law ng matagal na panahon, sabi ho ng PNP, pwedeng magsagawa ng citizen's arrest laban kay Pastor Quibuloy dahil itinuturing na siyang pugante o fugitive. Bilang dating PNP chief, Senador, pakipaliwanag nga ho sa amin yung prosesong yan nung tinatawag na citizen's arrest. Ako, iba, no? To be honest with you, yung citizen's arrest, ang alam ko yung citizen's arrest, pwede mag-aresto yung isang civilian, kahit hindi siya officer of the law, kapag in his presence, may nakomit na krimen yung isang tao, no, isang suspect. Pero kung covered siya ng warrant of arrest, I don't know kung makukuha. Alam mo, may point dito yung ano, ha? May point dito si Bato. Yung sa citizen arrest, kasi maraming, ewan ko kung bakit na pinalulutang tong citizen's arrest, porket nai-interview yung mga wanted. Hindi, kasi yan ang ano nila, pambara nila eh. Dapat ina-aresto nyo yan, kesa sa ini-interview nyo mga vloggers. Mga gunggong pala kayo eh. Alam nyo yung citizen arrest, tama yung sinabi ni Bato dito eh. While the crime is being committed, that's the thing na pwede mong arestuhin yung mama. Pero yung to serve yung warrant, hindi po, alam nyo kung bakit? Magkakaroon, maglalabasan ho yung mga bounty hunters, maglalabasan po yan. Kaya nga yung warrant, naka-specific yung nakasulat doon, yung officer of the law, yung mga police, NBI, uniform personnel. Kasi mali itong ano nila eh, mali yung, lalabas yan, mga vigilante, lalabas yan dyan, di ba? Maglalabasan, ah, pwede na pala namin citizen aresto. Ipinahamak nyo pa yung iba. E pa, halimbawa lang, oh, if it applies to Pastor Quibuloy, so yung mga criminal pala na may warrant, eh pwede nang umaresto mga ordinaryong Pilipino, edi pinahamak nyo, eh paano kung lumaban yung mga aarestohin? Di ba ho? Malaking katarantaduhan ho yun. Para lang masabi ninyo, mapahiyanin nyo yung mga vloggers na nakakapag-interview. Bobo rin talaga ng mga media eh.
Ah, hindi po. Di pala po media. Wag yung gagawin niyan, yung citizen's arrest. Halimbawa, ah, na kukuha kayo ng warrant ng isang kriminal. Oh, asan na yung warrant? Akin na. Ako magse-serve. Hindi ganun, ha? Ipapahamak niyo yung sarili ninyo. Hindi ko sinasabing wag niyong hulihin kung nakita ninyo. Tama naman yun. Pag nakita ninyo, isuplong niyo sa pulis. Tama yun. Pero wag kayo ang luluso. Ba't baka mamaya malintikan kayo? Eh paano kung ano yan? Armado yan. Wag ko tayo magmagaling. Dapat to, matutuho tayong i-define yan. Pag may nakita tayo, tama, isumbong natin sa pulis. Sila ang umaresto. Eh mamaya, lusubin mo akin na. You are under arrest, citizen arrest. O ikaw naman, wala kang baril, citizen arrest. O eto yung suhulihin mo, may baril. Anak ng wewe naman, oo. Open ng citizen's arrest dahil nga nakalagay naman sa warrant of arrest to officer of the law. Mm-hmm. You are hereby commanded to arrest a certain Pastor Kibuloy. Mm-hmm. So hindi ko alam kung yung yung order ng korte niya na to the officers of the law is covered dyan yung mga civilian na hindi officers of the law. Yung pag-implement ng yung pag-execute ng warrant of arrest. Hindi ko alam kung kasama yan sa citizen's arrest. Ang alam ko lang kasi na citizen's arrest, yung in your presence, nakita mo nagko-commit ng krimen yung tao, kahit hindi ka officer of the law, kahit civilian ka, pwede mo siyang arrestuhin. Yan ang alam ko, ha? Yes. Mag-resist pa ko, further, sa warrant of arrest. Pero ang malinaw po, Senador, ang inyong posisyon, eh dapat si Pastor Kibuloy lumutang at harapin ang kanyang mga kaso. Yes, for intents and purposes. Ganun talaga, kung sa ikakabubuti ng sitwasyon niya, harap niya, kaysa magsigil siya tago ng tago, mahirap din yun, mahirap din. Harapin niya, at saka para once and for all, mapresenta niya ang side niya, dahil mahirap yung one side lang bumibira. Siya, hindi siya makaka-respond, hindi siya makaka-reply sa mga akusasyon, dahil wala, nagtatago siya. Okay. Mas maganda kung harapin niya. Senador, salamat sa pagtanggap sa tawag namin. Good morning. Ayan, actually tama yung punto nito ni Diego Latigo. Sabi niya, dating pulisi ba to, di niya alam na pwedeng bawiin yung warrant of arrest ni Kibbs as per Senator Tolentino. Yun nga po yun eh. Kaya maganda ho, panoorin niyo ho yung kaninang discussion, yung motion to quash na sinasabi, na pwede naman pong mabawi. Depende ho kasi alam nyo masyadong matindi ang kababalaghan ng warrant of arrest na inilabas ng DOJ. Kasi nga po 4 years ago na ho ito, ibinuhay lang ho nila uli. At according to the lawyer of Pastor Kibuloy, there is nothing new. Same witness, same evidence, usually binubuksan ang isang kaso kung merong bago. Eh wala ho eh. Wala daw bago, walang bagong pinresinta. Same. So ibig sabihin, malaki talaga ang problema. Mukhang talagang mukhang kakatigan ito ho ng korte yung motion to quash. E antayin ho natin, sana ho hindi mapolitika. Kasi pag napolitika na naman, yari na naman tayo.